Ano po yung aasahan natin batay sa unang apat na araw ng trading? Trading. Basis po sa apat na araw ng trading sa Mino Plat, Singapore, magkakaroon po ng pagtaas lahat ng presyo ng produktong petrolyo gaya ng gasolina, diesel at kerosene. Sa apat na araw po ang gasolina halos mahigit 50 centavos na po. Ang diesel at kerosene mahigit isa na po. Ang kadahilanan po, una yung pong nakitang weekly drop ng both US na crude at saka yung fuel stockpile nila. Ibig sabihin, kung bumaba ang stockpile nila, nagsisimulang tumaas yung kanilang demand. Tapos nagkaroon ng appeal itong si Iran sa OPEC member countries ng oil embargo sa Israel. Yan ang isang pangalawang kadahilanan. Ayan na pala. So Ma'am Rhea, Ma'am Rodel. Ma'am Del po. Oh, Ma'am Del. So epekto na po ito nung nangyayaring kaguluhan doon sa Israel at Palestine? Opo, part naman po kasi hindi naman pa nasusolusyonan siya. Pero kung hindi siya talaga, kumbaga sa ano, impact na lang nung pangyayari na geopolitical conflict ng dalawang bansa. Kasi like for instance, ang isang reason po ng increase din, yung biyahe ngayon ni President ng US na pumunta sa Middle East, although ang sabi niya parang balancing support for Israel na itatry na wag ma-prevent yung regional escalation ng issue ng war. Kaya alam, pag na-resolve yun, definitely tataas na naman yung demand. Magandang ma-resolve, pero yun nga, magsisimulang tumaas ang demand ng fuel. So, Ma'am Del, pwede natin sabihin, ito na yung epekto na, umepekto na sa atin, yan yung gyera ng Israel sa Hamas. Hindi lang naman sa Pilipinas, sa lahat, kasi di ba yung mga takot na nararamdaman, kamukha nang nag-escalate yung tension nung tinamaan yung hospital sa Gaza, di ba, nung nagkaroon ng blast. So, natakot ang mga tao. Alam naman natin na yung fear, yung escalation, yan ang mga primary reason kung bakit nagre-react ang merkado. Pero yung impact na yan, nandyan yan. Hindi naman natin masusubisyonan kaagad-agad. Opo. Eh, pero may isang araw pa naman po eh. Di ho ba? So, kaya pa kayang mabawi yan o malabo na? Kasi sa estimate ko, umabot na ng piece, mahigit piso na sa diesel, ma'am. Di ho ba? Yes, diesel tsaka kerosene mahigit piso na. Tapos mahigit 50 centavos sa gasoline sa apat na araw na trading niya. Hopefully, hindi man ma-wipe out, makabawas man lang sa increase. Kasi kahapon, Thursday, bumaba siya. Nag-70, bumaba ma'am ang diesel at kerosene. Pero yung gasolina, nag-70 plus ma'am eh. Yes, tumaas ang gasolina. Nagbaliktad na naman sila, di ba? Compared last week, di ba? Kasi ang kadahilan na naman ng pagtaas, yun nga, dahil yung pagbaba nung nakaraan, parang wait and see yung traders kung ano talaga yung mangyayari. Hindi naman nangyari yung parang full-scale invasion ng Israel . Wala namang ganong nangyari. So, nakakahatak din pagbaba yun. Okay. Saka itong si Venezuela, gumanda yung kanyang production . So, na-offset niya yung kakulungan ng nangyayari sa US at saka yung impact niyang geopolitical sa Israel. So magdasal tayo na huwag lumala yung sa Israel matapos kaagad. Hindi na siya tumagal pa ng mahaba. Ano po? Tama ka, B1 and B2. Tama po kayo. Isang matinding dasal para matapos na yung kaguluhan na yan at gumanda na yung sitwasyon.